Things Tempo 1.0. So, mag-start muna tayo sa frame. Okay? Almost lang yan. Nakita nyo tong frame? I think medium po siya. So, external kidney siya, hindi siya internal. Okay. And then, ayon sa cockpit, tignan natin sa cockpit. Okay? Standard po ang kanyang handlebar dropper niya. Tapos ang stem niya, negative 17. 70 mmHg. And then 7.2 na seat post. Yung saddle niya, isang trains, nakatakas mo po. Ito nga pala, trivia lang po sa mga bumibili ng saddle. Pag mga mahabang saddle po, ano yan, mas common sa road bike kasi yun, nakikita ko mahaba. Kaya yung iba, mapapansin niya maliliit. Yun po kasi ginagamit sa MTB. So guys, ito po sa kanyang handlebar. Naka-quad brake na po siya, yo. Kaya po siya naka-quad brake. Trivia lang po ito, sir, mga mama. Kaya po siya naka-quad brake. Pag munsa nangangalay ka sa long bike, di ba, mas common, di natin hawak. Kaya ganyan. Meron may mas convenience, eh. So, pag pangalay ka na, pwede ka naman preno dito. Pwede ka naman preno dito. Kaya kasa sa mga long ride, siyempre, wala naman preno minsan dito sa mga, ano. Wala siya. Mas common dito. Naka-STI, ayaw kaya dito. Kaya ito, siguro ang galing din ang nakaisip nito eh. Kaya, mukha naman, quad brake eh. Pwede ka mong preno dito sa standard landing at ako. Okay. Ngayon, sa shifter naman niya, naka 3x7 siya eh guys eh. May ito ako eh. Thumb shifter siya, yan. 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 Mas okay din kasi itong shifter na to, kasi may parang may pantring na din siya once na nag-chain ram siya. Kanyari, nagkikiabang nagkikidal kayo, tapos tumatama sa FD o RD, o sasakag siya madena. Pwede nyo siyang adjust ng konti para mag-align. Kaya maganda rin itong shifter. Maganda rin ng mga pang-entry. So, baba tayo sa may drivetrain niya. So, guys, ito. Ayan. Truck niya ay drinks. So, hindi siya alloy, guys. Hindi siya alloy. I think ang chainring ito nasa 4-8 yata eh. 4-8, 3-8, 28, 22 yata itong last yata. Not sure pero ganun yata ang laruan itong trunk niya eh. Naka 3x siya. Yan. Tapos ang bottom bracket niya, square type. Tapos ayun o, square type po yan. Ang haba nito, mga 122 mm yata. Yan. FD, yan. Stock din po ang kanyang FD. Yan, tourney. Naka-tourney din po siya. Ayan, 6-speed. At hindi pa siya cassette type, thread type pa po ito. So sa cab, hindi siya seal bearing. Hindi pa siya seal bearing. Ball bearing to. Tapos, itong spoke niya, I think 32 or 36 yata, mga ganun. Medyo onti kasi siya. And naka-wide rim din siya, triple ball. Para sa akin, mas common kasi yan eh. Yung ako pala piliin sa rim set, hindi na yung wide rim. Hindi na yung ganito. Kasi pag sinasalpa ka kasi ng cold rim to, napakahirap sikwatin. Kaya much better talaga yung mga maninigan, mga ganda triple wall. Okay yung mga double wall para sa akin. Saka medyo mabigat din. Pero okay na din para sa mga newbie o kaya sa mga ano. Kasi nga dagdag angas din kasi yung rim set. And then sa caliper niya, okay din naman to. Twisted. Ayan. Ito yung caliper niya. Most common kasi ito, tawag ng namang tao dito. Caliper freak nga talaga. Ang tawag dito, single line, 1P bolt.
caliper. Ayan ang tawag nito. Meron nga dito mga caliper nito. Dual pa minsan, may dalawa rito. Kaya hindi ito madaling hanap. Madali lang hanapan itong pyesa na ito. Kung sa mag-upgrade. Yan. Yan po sa tires. 700C by 23. Yan. Yung iba kasi PSI nito mas common. Ginasagad din ng 100. Eh. Max na yun eh. Mas common yung ginagamit sa race. Pero sa mga newbie, pwede na yung mga 80. Okay nyo. Okay, then din support. Okay, doon tayo support. Yan. Rigid part niya, steel po. Yan. Steel. Ito na yung magiging mapigit na part yan. Pero okay na rin. Mas maganda na yung mga ganito. Ganyan po. Stop din yung headset niyan guys ha. Hindi pa to silver. Ayan, stop. So guys, ito. Dito tayo nagtatapos sa bike checking natin. So, Kings Tempo 1.0 na 6061 alloy na kapyan. So, yung mga gustong mag-avail nito, meron po dito sa chain mo. Punta lang kayo dito. Anytime po, kapi naman. So guys, bakit mas choice ng mga tao ang road bike kaysa sa MTB? So, para sa akin kasi, ang road bike kasi, kaya sinawag siya na road kasi most common siya pangkasada. Saka, maninipis kasi ang mga parts nito, saka mag-aaral. Saka convenient siya kapag mga long ride o kaya yung mga bike to work tayo, yan. Kasi yung iba mas common kasi ayaw din ang nahihirapan. Pero may mga disadvantage advantage din naman kasi bawat bike. So, sa bike na to, maganda siya. Pag yung sa patag, mabilis pa sa patag. Pero ang disadvantage niya sa hapon, medyo mabagal na talaga sa hapon. Maliban na lang talaga kung malakas kayo, kung kaya nyo sumipa talaga ng mga malaki ang chain ring. Yung magkoconsistent kaya naman. Pero naman sa mga newbie, okay na rin naman itong gamitin. Baka sa mga nagsisimula. Kaya maganda rin siyang gamitin. Kaya ayun lang ba masasabi ko regarding sa road bike at sa So guys, mabibili nito ang Kings Tempo 1.0 dito sa chain mo balang nasa halaga 10,700 pesos. Okay guys, subscribe sa our YouTube channel. Tapos thank you for watching sa aming vlog. Thank you na rin po ito, okay? Sa aming page. And then sa mga hindi pa alam, share niyo po aming itong vlog namin. And then, follow niyo na kami. Okay, thanks!